Ano ba ang naiisip nitong si Congressman Pantaleon Alvarez para isisi sa kasalukuyang gobyerno ang pagbahadyaan po sa Davao Region? E simple lang naman yan, hindi naman overnight ang infrastruktura or flood control ay matatapos. Kaya kung meron mang pagbaha po dyan sa Davao Region, ang dapat mong sisihin, hindi ang Marcos administration. Kung hindi, yung administrasyon na iyong pinaglingkuran kasama ang iyong sarili, sapagkat ikaw tatlong termino na bilang kongresista dyan sa iyong distrito. Pakinggan po natin ang mga katanungan at kasagutan dito nitong si Alvarez. So first off, we were able to speak to a lot of officials, several officials since your call for secession. I was able to speak with Attorney Sema, Deputy Parliament Speaker, the other day. Although iba ito doon sa titulo natin, pero magkatagni kasi ang topic na yan eh. Yung secession, ipapaliwanag lang natin ang bahagya. Ito po yung paghihiwalay ng isang lugar sa isang estado para magkaroon po sila ng sariling estado. Ganoon po ang gustong mangyari nitong si Pantaleon Alvarez with Rodrigo Duterte. Ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas at hindi po dyan sumasang-ayon ang ating mga otoridad sapagkat alam po nila kung ano yung tama at dapat. Nagsalita na po dyan ang ating Department of Justice. Ipakinig ko po muna sa inyo sa pamamagitan ng spokesperson nito na si Mico Clavano. Pakinggan po ninyo ang kanyang pahayag at sila po ay talagang hindi po sumasang-ayon dyan po sa pagnanais na mahiiwalay ang Mindanao. Strongly oppose any calls for secession. If their call is for the division of the Philippines, our call naman ay para sa unity ng buong bansa. It is our mandate, it is our job to keep the territorial integrity of the Philippines. At ganun din po ang sinasabi po ng ating Defense Secretary na si Teodoro Orgivo Teodoro. Panoorin naman po natin ito, mga tol. Defense Secretary Gibo Teodoro says the Department of National Defense will protect the integrity of the national territory amid calls for a separate Mindanao. In a statement, Teodoro says the DNP will strictly enforce its mandate whether externally or internally. This after former President Rodrigo Duterte claimed that local political forces would regroup in the Davao region to start a movement for Mindanao's independence. The new movement, he said, would be a bloody one and would be headed by Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. At hindi lang si Secretary Gibo Teodoro ang magsasalita dito, ha? Even ang mga kapanalig nitong si Duterte nung siya ay namumuno pa sa ating bansa. Katulad po nitong si dating DILG Secretary Edgardo Anyo at saka nandiyan din po si Secretary Galvez. Tuloy po natin ang panonood, mga Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr., who served as an AFP chief in 2018, said Duterte's call will destabilize the country. National Security Advisor Eduardo Anyo said Duterte's plan will be met with resolute force. Anyo served the AFP chief until 2017. Ganinyo, ha? Talagang ipaglalaban ng ating gobyerno ang tama. Kasi yun po ang nasa ating konstitusyon, yung territorial integrity. At hindi po pwede yung sinasabi nitong si Pantaleon Alvarez. Plainly, he's saying secession is not the solution. That you can't speak for Mindanao and so many, for Mindanaoans on so many issues. But this is not one of them. Who are you speaking for, Congressman Alvarez? Well, Carmina, first of all, no, I really respect their position. Now, dito po sa ano sa Davao, ang sentiments po namin ay mukhang hindi naman kasi masyadong maganda yung serbisyo na nakukuha namin from the national government ngayon. Nakakahiya naman yan. Ngayon, 21 months pa lamang nanunungkulan si Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi nga nagkabulat-lata ng fondo sa confidential funds, namamayagpag pa rin sa pondo yung area po ninyo. Di ba? Particular, yung confidential funds ng Office of the Vice President. Pero, kung ibabalik natin ang nakaraan, aba, anong ginawa ninyo sa loob ng 6 na taon, Congressman Pantaleon Alvarez? Saka huwag niyong sabihin na hindi po inuna ng Duterte administrations ang Mindanao nung panahon na siya po ay nanunungkulan. Ito po, oh, sa vlog nitong si Kristan, 51 billion pesos. Ito po ay reaksyon ng mga vlogger doon po sa revelasyon ni Congressman Elizalde Co
na nakakuha po ng 51 billion pesos para po sa pondo ang First District ng City of Davao. Kaya dapat, sa tagal po na panahon na yan, natapos na ang mga proyekto, flood control, eh bakit binabaha pa rin po dyan sa lugar na yon? 51 billion pesos. Yan ang binigay sa anak ni Duterte, na si Paolo Duterte, nung last 3 years niya as president. In US dollars, that's $1 billion. Tandaan natin na si Paolo Duterte ay isang kongresista. Para ang isang kongresista na mabigyan ng 51 billion pesos ay hindi makatarungan. Bastusan na yan. Basang talaga yon. At panahon nyo yan, ha? Pantaleon Alvarez at itong si Rodrigo Duterte. Ngayon, sasabihin nyo rito, pinabayaan ng Mindanao. Eh, ang laki-laki ng pondo para sa Holy Land, ha? At sa inyong mga sacred cow. But you were elected to by the people to take care of the needs of the people as well, Congressman. Yeah. Not just to look to the national government. Ganda nung tanong, ang ganda nung sinabi ni Carmina, no? You are elected to serve the people. Ano ngayon ang ginawa mo as elected public official, Pantaleon Alvarez? To help your constituents. You're there. You're in a position to affect change. Go ahead. Yes, that's true. But look at this time, Carmina. Walang tigil yung ulan. Unprecedented yung flooding dito sa Davao del Norte. Why? Because when the new administration took over, 2023 budget, majority ang of... Ang hirap talaga pagka nagsisinungaling ka, no? Mga tol, tingnan mo, hindi siya makapagsalita ng dire-diretso. Kasi kung common sense ang gagamitin na lamang nitong si Pantaleon Alvarez, hindi niya sasabihin ito eh. Pero dahil nga po siya puno ng paninira sa kasalukuyang gobyerno, nababanggit niya yung katangahan na ito para kang hindi abogado, Congressman Alvarez. Major infrastructure projects that includes flood protection na cancel ng present administration. 2024 budget, ganun din ang ginawa. Ito yung pinrogram ng DPW. Maganda yung sasabihin dito ni Carmina. After consultation with the regional development councils. But this government, or there were governments or administrations that came before this, and we know that certain infrastructure, especially infrastructure projects and flood control programs, they don't happen overnight. Tama! They don't happen overnight. Kaya kung sinasabi mo yung 2023 budget inalis sa Davao region, wala pa rin connection yun sa nangyaring pagbaha dyan po sa inyong lugar. Kasi dapat ang may connection, yung budget ng 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016. Lahat po yon sa pamumuno nitong si Rodrigo Duterte. Pero tingnan nyo yung pangga-gaslight nito pong si Pantaleon Alvarez. Ano ang sagot niya rito? Can you remind me again, Congressman, this is your, are you on your nth? Last term. So you've been there for quite a while. Yes. And you know, itong mga flood control, Carmina, these are big amounts, no, na hindi ito binibigyan sa isang budget season. Minsan multi-funding ito eh, multi-year funding. O, kaya nga, multi-year funding. At ito nga yung ebidensya, 51 billion pesos. Let's break it down per year over the last 3 years. Tapos ikukumpara natin yan sa budget ng isang city government para maintindihan niyo kung gaano kalaki at gaano kagago na ang pagbibigay ng ganyang halaga sa isang kongresista. Okay, unang-una, alam ba niyo na ang mga kongresista ay may nakukuha pa rin budget para sa kanilang mga proyekto between 500 million to 1 billion. Apparently, pag makakuha ka na ng 2 billion up to 4 billion pesos sa isang taon, you're considered a sacred cow. Pero nung panahon ni Duterte, hindi pwedeng questionin ang pagbibigay ng mas malaking halaga doon sa Davao dahil Davao was considered the Holy Land. Holy Land ang Davao region, Pantaleon. Sa panahon ni Rodrigo Duterte, talagang bumuhos ang pondo dyan. Ang tanong, saan napunta ang budget? Meron po akong nakitang video kanina habang nagbabrowse po ako sa YouTube explaining kung paano po natin malalaman ang mga proyekto sa ating distrito. At hindi lamang ito dyan sa Davao region kung hindi sa buong Pilipinas. Para alam natin kung saan napupunta po ang buwis na ating pong ibinabayad para po sa mga
infrastruktura. Sa video po na ito ni Batang Helmet, nireaksyonan niya po ang video naman ng dating undersecretary na si Cielo Magno. I don't care sa political inclinations niyang si Cielo Magno, pero ang information na kanyang inihatid ay dapat po nating malaman. At sa pamamagitan po ng impormasyon na ito, sa mga susunod na pagkakataon, susuriin po natin ang distrito diyan po sa Davao Region kung talaga po bang may mga proyektong naganap, natapos o hindi natapos. Panoorin po ninyo ang vlog na ito, mga tol. Recently po, maraming naghahanap. Saan daw napunta yung 51 billion pesos na allocation para sa mga infrastructure projects ni Congressman Pulong Duterte nung panahon ng tatay niya? Tutulungan ko po kayong maghanap. So una po, maaari tayong pumunta sa DBM website. Makikita po natin dyan yung General Appropriations Act. So halimbawa pong titingnan natin, General Appropriations Act of 2024. May tatlong volume po yan. Pupunta po tayo sa volume 1C. Diyan po sa volume 1C, makikita natin sa baba nakalagay details of DTWH's projects and programs. Pag kinlik po natin yan, isa po yung PDF document. Nakalista po dyan ang lahat ng projects ng DTWH na na-allocated ng pera mula sa ating annual budget. So kung halimbawa gusto nating hanapin lahat ng mga projects sa puntang Davao, madali po, i-word search lang natin yung Davao. So, malilista po dyan. Halimbawa yan, Region 11, may mga allocation ng 8.2 million. Gusto nating malaman, ano nga ba? Para saan itong 8.2 million? So, scroll up tayo, makikita natin yan. Yung item na yon ay para sa road maintenance po. Maintenance ng national road. So, marami po yan. Iba-ibang items para sa infrastructure project ng DPWH sa iba't ibang distrito. So kung hahanapin nyo yung distrito nyo, sa bayan nyo, ganun lang po yung gagawin natin. Download natin yung dokumento na to at makikita natin kung ano yung mga proyekto na ni-allocate para sa mga distrito natin. Na okay, napakinggan po ninyo ha, yung part ng pagpapaliwanag ni Cielo. Meron po kasing tatlong kaparaanan para po malaman pala natin kung saan napupunta ang buwis na ibinabayad po natin. Una, syempre from Department of Budget and Management. Pangalawa, sa Department of Public Works and Highways pagdating po sa mga infrastructures. Makikita po doon yung plotting ng mga proyekto at kung ito po ba ay tapos na, ginagawa pa o hindi natapos. At ikatlo, sa pamamagitan po ng report ng ating Commission on Audit. Kasi may mga sasabihin po dito itong si Pantaleon Alvarez na kasinungalingan. Katulad po ng pagsasabi niya na hindi daw po natapos o pinatigil daw po ng kasalukuyang gobyerno ang mga proyekto dyan po sa Davao Region. Wala pong katotohanan yon at hahalungkatin po natin yan sa susunod na mga pagkakataon kung ano-ano po ba ang mga proyekto dyan sa Davao Region. Ang problema, mayroong mga naumpisan, tapos pinahinto. Iyon yung pagkaganito umuulan, nagigiba ulit yung inumpisa na proyekto. So sayang, para ka nagtakpo ng pera ng gobyerno. As you're speaking, Congressman Alvarez, really the video that we've been showing our viewers, devastating, heartbreaking, the landslides that have been happening, the flooding that has been happening there in the region. Here's the thing. The so-called People's Initiative, you stood up against that. You're standing up against that, saying it is not genuine. There is no clamor. There are more important issues. You said that about the People's Initiative. How is that initiative now different from your call to secede? I talked to, as I mentioned, several officials in the past days since your call to secede. There is no clamor. That's what they're saying. There are more important issues. That's what they're saying as well. And you look at the flooding and the landslides. That's where you need to focus on. That's what they're saying. And not this call to secede. How do you defend yourself against that? Well, oo nga naman. Bakit nyo inuuna yung layunin na ihiwalay ang Mindanao kaysa sa mga problema na kinakaharap ng iyong mga constituents sa kasalukuyan, Pantaleon Alvarez? Hindi ka ba naiiya? Tatlong termino ka na bilang kongresista, yet wala kang nagagawa dyan sa iyong distrito? Yung solution, Carmina, let's say, no, yung flooding, nandiyan na. Ito nga, dahil nga huli kami palagi sa priority. Kung hindi huli, nakakalimutan. Wala pong katotohanan yan. Ha? Hindi po sila huli sa priority o hindi po nakakalimutan. 6 na taon po kayong nanungkulan, taga Mindanao ang presidente. At ito nga po, uulitin lamang po natin, 51 billion pesos. At walang may lakas loob para kumontra kay Duterte noong panahon niya.
So kung meron pa sa inyo na naniniwala pa sa mga kalokohan ni Duterte, tignan nga natin kung makatarungan ba itong pagbibigay ng 51 billion pesos para sa isang kongresista. At ganito binigay yung 51 billion pesos. Noong 2020, binigyan siya ng 13 billion pesos. Nakikita nyo ito kung pantal nyo. Ang binigay na pondo dito kay Pulong Duterte sa 1st District pa lamang yan ng Davao, ay 51.829 billion pesos for 2020 to 2022. And what is ridiculous dito mga tol, talagang hindi katanggap-tanggap, ay ito pong binigyan ka na ng napakalaking budget, which is the relative budget for the congressman is around 500 to 1 billion pesos. Yet, because you are a sacred cow being the son of the president, binigyan ka na kagad ng National Expenditure Program ng 4 billion 670 million, 4.6 billion pesos, 9.6 billion pesos, 10 billion pesos respectively from 2020 to 2022. Yet, hindi ka pa nakontento. Nag-add ka pa ng several billions of pesos, kaya umabot po ang 2020 mo ng 13 billion pesos, 25 billion pesos for 2021, and 13 billion pesos for 2022, a total of 51 billion pesos. How come ngayon, Pantaleon Alvarez, nasasabihin po ninyo na napabayaan o hindi po inuuna ang Mindanao? In fact, isang distrito pa lamang yan sa Mindanao, 51 billion pesos na kaagad ang pinondo ng Duterte administration. Kaya pagkaganyan, ano pang aasahan namin sa gobyerno? So we have to find a way kung saan ayaw naman mga concerns ng tao dito ma-address. Eh, hindi niyo ba yan kayang i-address? Can't you address that? Ang ganda ng tanong ni Carmina, no? Sige, sige. Being that you're a sitting congressman. Ay, hindi kaya ko. Well, how Carmina. So? Why? Ito. Yung sagot niya rito, mga tol, nagpapakita lamang na ganun ang gawain nila nung mga panahon na sila po ay nanulan. Kaya iniisip nila ngayon, ginagawa ito sa kasalukuyang gobyerno. Gawain nila, kaya pinagbibintangan nila ang iba na ginagawa ito. Kahit na anong gawin mo dyan sa House of Representatives, kahit pumasok ka araw-araw mag-attend ka ng mga committee hearings, sessions, kapag ka halimbawa, you're not the type na marunong sumipsip doon sa sa nakaupo. Ano? Coming from the horse mouth, mga tol. At ang isda nahuhuli talaga sa bibig, ika nga. Ibig sabihin, sipsipan nung panahon ni Duterte, ganun ba yon, Congressman Pantaleon Alvarez? Ibig sabihin, sipsipan nung panahon na ikaw ay speaker diyan sa Congress? Talagang wala kang makukuha. Anyways, so, mga tol, dito nakikita po natin kung gaano po ka walang kwentang kongresista itong si Pantaleon Alvarez. Kaya mag-isip-isip kayo, mga taga Davao del Norte, yung ibinoboto ninyo na kongresista, walang ginagawa sa inyo. Isip-isip po kayo, sa darating po na halalan, hindi na po ito tatakbo dahil tapos na po ang termino nito. Pero definitely, meron po itong i-endorso na kongresista na kapanalig niya. At siguraduhin ninyo na ang iboboto ninyo, hindi po katulad nito pong si Pantaleon Alvarez.